Welcome back mga kabuting-ting sa ating YouTube channel. Today mga kabuting-ting ay papakita ko sa inyo yung dalawang solid color opaline na anak ni Aliana at ni Carlo. So dalawa na lang yung anak nila dahil yung isa is pinubaya natin sa Tiganabota sa nagpunta dito sa atin kasi napakalayo yung pinanggalingan nila. Sayang naman kung wala sila makukuwang ibon galing sa atin. So dalawa na lang yung anak nila, isang solid green and isang solid blue opaline. Papakita ko sa inyo bago natin ilipat ng kulungan sa isang linggo. So today rin mga kabuting-ting is yung ating preparation sa ating mga kalapate sa kanilang cleansing para ma-ready na natin sila for breeding. So samahan nyo kami today, tara! So eto nga mga kabuting-ting at nandito tayo sa ating breeder's loft dahil today nga yung ating preparation sa gagawin nating pag-cleanse dito sa mga kalapate nating si Berna at saka ni Waki para ma-prepare na natin sila for breeding. So eto yung mga gagamitin nating gamot. Ayan, so bumili tayo ng 4-in-1 mix, ayan, para ma-flush out na natin lahat ng dumi sa katawan nila for prevention para hindi sila magkakasakit during and before breeding. Ayan, so napaka-importante na healthy mismo yung breeder na gagamitin natin para pag lumabas yung mga inakay nila is napaka-healthy and malakas na kaagad, no? At hindi tayo mahihirapan mag-condition sa mga magiging inakay nila. Ayan, so bago natin ibigay yun is bibigyan muna natin sila ng pamurga bukas. Ayan, so bumili tayo ng 4 na rock dove astig. So 4 yung binili natin mga kabuting-ting dahil 2 beses natin silang pupurgahin. So pupurgahin natin sila this week, bukas, Martes, and uulitin natin yan next week para nun masigurado natin na walang bulating matitira sa intestine nila. Kasi bukas lahat ng mapa-flush out ng gamot na to is yung mga bulating nasa loob na mismo nung chan nila. Pero yung mga itlog-itlog na matitira ay hindi maisasamang maipa-flush bukas. So by next week, pisana yung mga yun, yun naman yung palalabasin natin sa mga intestine nila para talagang walang bulate doon sa loob ng mga kalapate natin. No? So today is yung ating preparation. Ang ginawa natin is pinakain natin sila kaninang umaga and pinainom din ng electrolytes para bukas kapag kapinurga natin sila ay hindi sila madedehydrate. Meron silang energy, meron silang lakas para doon sa pagpupurgang gagawin natin. So ngayong hapon mga kabuting-ting ay bibigyan na lang natin sila ng plain water and hindi na rin natin sila pakakainin dahil kailangan nila mag-fasting ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. So bukas pakakainin lang natin sila 2 hours after natin mapainom ng pamurga para tumalab ng gusto yung ating paiinom na pamurga sa mga kalapati natin. So ngayon lagyan na natin ng mga plain water yung kanilang mga inuman. Tanggalin na rin natin yung mga kainan nila. So yun nga mga kabuting-ting, nabigyan na natin ng plain water yung mga kalapati natin dito, si Waki at saka si Berna yung tubig niya, no? So yun lang muna yung bibigay natin sa kanila ngayong hapon, tubig lang dahil nga kailangan nila mag-fasting hanggang kinabukasan. Ayan, so inom na si Waki, nauhaw na, kaka-vlog natin. So yan, tatanggalin din natin yan mamaya mga kabuting-ting dahil hindi natin kailangan iwanan ng tubig yung mga kalapati natin. Kasi pagka iniwanan natin yan, is possible yan madumihan ng mga ipis o kaya ng mga bugwit. And then pag nainom nila yung kinabukasan, ay baka magkasakit yung mga ibon natin. So iwasan natin nag-iiwan ng mga inuman, painuman, kahit yung mga kainan dito sa mga kulungan natin. Kahit sa mga ibon natin, kailangan nagtatanggal tayo yan bago natin sila iwan sa gabi. So yun nga lang yung naging preparation natin dito sa mga kalapati natin. Tingnan naman natin yung mga inakay ni Aliana at ni Cardo, dalawang solid opaline. Tara! So eto, kunin na natin yung mga inakay ni Aliana at ni Cardo. So humawak na rin ako ng patoka kaya pwede na natin kunin. So palabasin muna natin sila dito. Dali natin sila sa labas para maliwanag kasi madilim na rin eh. Nabuta tayo ng hapon ngayon. So eto nga mga kabuting-ting yung dalawang inakay natin, isang solid na cobalt blue at isang green opaline mga kabuting-ting. Yan, mga anak ni Aliana at ni Cardo. Yan naman, napakalinis ng itsura ng mga ibon natin and walang mantsa kahit konti sa mukha. Oh. Yan o. Oh.
quality ng quality. Pero itong mga to, mga kabuting ting, is hindi na natin i-out. No, i-keep na natin itong dalawang ibon na to at gagawin natin mga future breeder kasi nga napakaganda ng quality nila, oh. Para maparami natin yung mga ganitong itsura. Yan, so kapag kaganyan kaganda yung mga opaline, maganda yan i-breed, maganda yan paramihin kasi talagang walang bahid yung kanilang itsura, yung kanilang mga mukha, o puting-puti. Tingin mo yung cobalt blue, parang binabad sa tide, no? Puting-puti yung ulo pati mukha. Pati yung green natin dito, parang pongkan na yung ulo niya sa pagka-orange. At walang konting black, no? Walang kahit na konting black sa mukha, talagang malinis yung pisngi niya. Pagka ganyan, maganda yung mga opalines natin. So ito, pararamihin natin to, pamamaturin natin to, maghihintay tayo dito ng 8 months, no? Tsaka natin na ibibreed to mga to. Pero hindi natin pagpaparisin yan kasi magkapatid yan. Hindi maganda yung resulta ng mga magkapatid na ibon na magkapares kasi bumababa yung immunity ng mga ibon dahil nga magkadugo sila. Nagkaaroon ng parang abnormality. Minsan maliit yung inakay. O kaya sa itlog pa lang namamatay na yung mga ibon kasi nga magkadugo yung parents nila. So mas maganda na bibreed tayo ng hindi magkadugong ibon. So parang sa tao lang din yan, nagkaroon ng abnormalities kapag ka magkadugo yung mag-asawa. Kaya iniwasan natin yung mga inbreeding ng ibon o yung mga inbreed yan. So eto, mga 2 weeks na lang o mga 1 week na lang pala, is ililipat na natin to sa flight cage kasi tumutuka na rin to. So eto yung mga kapatid na nakuha sa atin, Sir Escudero ng Tiganabota. So napakaganda ng line na nakuha niya sa atin dahil tingnan nyo naman yung dalawang visual opa natin, solid na solid, no? Quality ng quality to. So sana maging cock pinakuha niya sa atin at ma-breed niya para magkaroon siya ng mga ganitong klaseng opa line. Ayan, no? Okay, so yun na nga muna para sa araw na to, mga kabutingting, dahil medyo madilim na, mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Analisa Antinorio, kay Adrian Miguel Pilayo from Candaba. Shoutout din tayo kay Grace Kasupanan, kay Cesar John Rimocal, kay Maria Camille Marvida from Laguna. Shoutout din tayo kay Yom Yom Channel Zavala, kay Monkier Sartorio from Valenzuela City. Shoutout din tayo kay John Michael Agustin from Cardona Rizal. Shoutout din tayo kay Roberto Onira, kay Nosy Bautista. Shoutout din tayo kay Enzo Maka, kay MJ Ingala from Apalit, Pampanga. Shoutout din tayo kay Spencer Closa from Lubao, Pampanga. Kay Rafael Noel Rodriguez from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din tayo kay Janjan Mini Igri from Nueva Ecija. Shoutout din tayo kay Joseph Bautista from Pampanga. Kay John Paul Mendoza. Shoutout din tayo kay Juan Montes from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din tayo kay Angeline Sabila from San Fernando, Pampanga. Kay Juan Montes. Shoutout din tayo kay Brian from Life Homes, Pasig. Shoutout din tayo kay Joan Angelo Mesugas. Kay Doming from Los Angeles. Shoutout din tayo kay John Tongpol from Bacoor, Cavite. Kay Justin Paredes. Kay Billy Giray Baldeo. At shoutout din tayo kay Andre Enrico. So maraming maraming salamat, mga kapatid, sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana'y nagustuhan niyo ang ating video for today. At kung gusto mo para mga ganitong videos, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. I-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Puting Things Mini Avery, at yung ating official Facebook group, Daddy Puting Things Mini Avery FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun lang muna po today, mga kabuting ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.